Praise God! Praise God! Hallelujah! Amen! Masaya ba tayo mga kapatid sa umaga nito? Amen! Hallelujah! Ang pinaka, the best mga kapatid, hallelujah, sa buhay natin, alam natin na walang iba kundi ang paglingkuran ng tapat ang ating Panginoon. Amen! Habang kayo po ay makaupo mga kapatid, praise God! Bago tayo dumako sa ating mga pananalangin, amen, atin pong idulog ang ating mga sarili, praise God, sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, umagang ito, praise God, tunay na tayo po ay pinagpala. Of course, 1 year, amen, of preparation para sa konferensyang ito, o isa sa atin, para tayo po ay magdalo sa gawain ito. Amen. Maraming mga pastors na nangarap, amen, na makapiling natin mga kapatid sa konferensyang ito. Amen. Marahil ang iba ay hindi po nakarating. Ngunit salamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinahintulutan niya na tayo po ay makarating sa lugar ito. Kaya sa araw na ito mga kapatid, o sa oras na ito, bago po tayo makinig, amen, sa mga lecturers, amen, like what I've said a while ago, idulog natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So nais kong mag-share mga kapatid, magbasa sa salita ng ating Panginoon, dahil alam natin na tayong lahat ay hindi naman tayo nabubuhay sa pamagitan ng napay mga kapatid. Amen. Tayo po'y nabubuhay sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon na namatawi sa kanyang bibig. Nais kong magbasa mga kapatid sa Luke chapter 18 verse 1. Jesus told his disciples a parable about their need to pray all the time and never give up. He said, in a city, there was a judge who didn't fear God or respect people. In that city, there was also a widow who kept coming to him and saying, grant me justice against my adversary. For a while, the judge refused. But later, he told himself, I don't fear God or respect people. Yet, because this widow keeps bothering me, I will grant her justice. Otherwise, she will keep coming and wear me out. Then the Lord added, listen to what the unrighteous judge says. Won't God grant his chosen people justice when they cry out to him day and night? Is he slow to help them? I tell you, he will give them justice quickly. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Ang scripture mga kapatid na binasa natin, amen, it is very clear that it gives us encouragement, amen, to continue, to persistence, amen, in our lives as a pastors and ministers, amen, marahil bawat isa sa atin mga kapatid, amen, nak-encounter ng iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay, but then, amen, we still remain in the presence of God. Dahil alam natin mga kapatid, amen, na hanggat nariyan ang ating puso mga kapatid, amen, sa gawain ng ating Panginoon, alam kong lahat tayo ay magtatagumpay. Amen. Hallelujah. So, isa sa mga nakita ko dito mga kapatid, amen, na ang babaeng ito, amen, ang baong ito mga kapatid, ay mayroon po siyang puso mga kapatid na kung saan ay ito ang isa sa mga na found out ko sa kanya, itong tinatawag na persistence. Amen. Persistence mga kapatid, amen, na ang ibig sabihin ito ay to avoid burnout. Amen. Kahapon lang mga kapatid ay atin pong napakinggan ang mga lectures ng ating WNOP.
amen, na kailangan nating mag-pray, amen, kailangan nating ilapit lagi sa presensya ng ating Panginoon. Dahil alam natin na sa presensya ng ating Panginoon, mga kapatid, amen, ang sabi ni King David, there is joy. Amen. Mayroon pong kagalakan. Kaya ang tunay na kagalakan, mga kapatid, alam natin na wala sa mundong ito. Amen. Hallelujah. Wala sa mundong ito. Ang tunay na kagalakan ay nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya kung gusto natin na mamalagi sa kasayahan, mga kapatid, at kagalakan, amen, dalhin natin lagi ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So persistence, mga kapatid, is to continue in a cause. Amen. Hallelujah. Or to remain. Praise God, na kahit pamang anong mangyari, praise God, hallelujah, amen, tayo po ay nanatili, mga kapatid, na iwinawagayway, itinataas ang mga kamay, sumisigaw, hallelujah, na ang Diyos ay mabuti. Amen. Hindi lang ito, mga kapatid, sinasabi natin na galing sa ating mga bibig, kundi sinasabi natin dahil naranasan natin na ang Diyos ay mabuti. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Mayroong mga bagay, mga kapatid, na dapat nating isabuhay lagi at itanim natin sa ating isip at puso, mga kapatid. Amen. Bilang mga lingkod ng Diyos. Praise God. At ang kailangan ng ating Panginoon ay ang ating katapatan. Amen. Hallelujah. At yan po ay nakikita, mga kapatid, ng ating Panginoon sa buhay natin. Praise God. Hallelujah. At ito po ay atin pong ipinamumuhay araw-araw. Amen. Hindi lang sa loob ng church. Amen. Kundi kahit sa labas, mga kapatid. At yan po ang buhay po natin. Yan po sinabi ni Paul na tayo po yun mismo ang letter, mga kapatid, na binabasa ng tao araw-araw. Amen. Paglabas pa lang natin ang ating tahanan, mga kapatid, may mga nakatingin na sa atin, amen, na kung saan ay parang binabasa ang ating mga sarili. Amen. So persistence, mga kapatid, means keeping on when prayer seems fruitless. Amen. Hallelujah. Minsan kasi pag yung prayer natin ay hindi na po nagbubunga, mga kapatid, wala pong kasagutan, minsan tayo po ay nanghihina. Na minsan po tayo, mga kapatid, praise God, ay parang nawalan po ng pag-asa na tila baga walang kasagutan ang ating mga prayer. And of course, one of the hardest places to persist in is in the matter of prayer. Amen. We often call or request to God an answer when the truth is we have not given God time to answer. Amen. Meron kasi iba din, mga kapatid, na kapag nag-pray, gusto natin instant. Amen. Hallelujah. Hindi po natin nabigyan ng pagkakataon ang Panginoon na sakutin ang ating mga dalangin, mga kapatid. Because there are times, amen, or there are situations, mga kapatid, hallelujah, nakikita ng ating Panginoon kung bakit, amen, nati-delay yung answer sa ating mga prayer, mga kapatid. Amen. Maybe there's something, mga kapatid, hallelujah, need to us to develop sa buhay natin bilang tayo, mga kapatid. Praise God. Para huwag tayong magmayabang. Amen. Na kumbaga, mga kapatid, kung mayroon tayong mga prayer at kasagot ka agad, praise God, parang yes. Amen. This is it. Amen. And then, pag na-failure po tayo, parang nanghihina tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Minsan, naalala ko, mga kapatid, amen, isang preaching na aking nakikita o na nakikin na rin, napakinggan, mga kapatid, na ito ang kanyang sinabi, na minsan, amen, may mga sitwasyon, praise God, na kayang baguhin natin. Amen. Kayang baguhin natin. Pero may mga sitwasyon din, mga kapatid, na hindi nababago unless na tayo ang nabago. Amen. Kaya yun ang mga dahilan minsan kung bakit nadidelay po ang kasagutan ng ating mga prayer, mga kapatid. But then, amen, we need to persist. Manatili tayo, mga kapatid, kahit gaano man kahirap, kailangan po natin, mga kapatid. Hallelujah. So, huwag tayong manghina, huwag tayong
sa mga panahon, mga kapatid, dahil siyempre, sino bang matibay sa ating dito? Hallelujah. Si Lord lang talaga, mga kapatid. Amen. Ang iba, kahit kani-kanino, humuhugot ng lakas. Pero tayo na kanyang mga anak, mga kapatid, wala po tayong ibang hinuhugutan ng lakas ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. And then, dito mga kapatid, sa ating pong binasa, kaya na sinabi ko na ito po ay nagpapakita sa atin na kung saan dapat tayo mga kapatid ay manatili, dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. So persistence means keeping on when life is tough. Hallelujah. Dito po makikita ang persistence mga kapatid when life even encountered a hardship, a difficulties in life, mga kapatid. Amen. Dito po natin makikita kung tayo po ay nagpapatuloy. Amen. Hallelujah. Ang kagandahan lang, mga kapatid, present, kagaya ng ating narinig kahapon. Amen. Na sa kanyang decision, amen, na talagang gusto niyang i-grab yung oportunidad, mga kapatid, na pumunta sa isang church dahil may in-offer. Pero mga kapatid, hindi po siya nag-rely doon. Nag-rely pa rin siya sa presensya, sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Pumunta po siya sa dakong kung saan mga kapatid ay kakausapin niya ang ating Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang prayer and fasting. Kaya dito natin nakikita mga kapatid na ang Panginoon po ay tumutugon. Huwag lang tayong manghina mga kapatid sa mga panahong nakikita natin na para bagang napakalayo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Feeling nang lang natin yun, mga kapatid. Dahil ang totoo, amen, ang Diyos ay nariyan lang. Amen. Hindi po siya lumalayo sa atin, mga kapatid. Amen. Tinitingnan niya tayo kung paano natin kakalabanin, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga pagsubok sa buhay. Amen. Hallelujah. So ganyan po ang ating buhay bilang mga lingkod ng Diyos. Amen. Naroon ang pagpapatuloy, mga kapatid, dahil alam naman natin na ang kaligtasan, amen, ng mga taong nakasalalay sa atin, mga kapatid, amen, hallelujah, praise God, ang kanilang kaligtasan maging sa atin, mga kapatid, ay walang po sa umpisa. Wala po sa kalagitnaan, kundi nandun po sa pagpapatuloy, mga kapatid. Hallelujah. Ang siyang magpapatuloy, mga kapatid, ay siya pong maliligtas. Amen. Minsan, napakahirap, mga kapatid, amen, para bagang sa totoo lang, kung wala talaga ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, siguro wala na tayo ngayon. Amen. Marami tayong mga eksperyensya sa buhay na kung saan, mga kapatid, marahil ito ay magdadala sa atin doon sa kawalang pag-asa. Amen. Pero ito pa rin, mga kapatid, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. So to those in despair, to those for whom life is tough, God has the power to deliver if they are persistent. Amen. Remember, mga kapatid, amen, and don't forget to remember, amen, that God na pinaglingkuran natin, hallelujah, sa Kanya, wala pong mahirap. Amen. So mga panahon na para bagang ayaw na natin, mga kapatid, dahil, of course, naranasan ko rin, mga kapatid, nung magkaroon ng pagsubok sa buhay ko, na para bagang itaas mo ng aking dalawang kamay at sabi ko, I surrender all. Pero mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ay nanatiling mabuti. Ang Diyos ay nanatiling, mga kapatid, hallelujah, na kung saan sa kanyang mga anak na patuloy na nagtitiwala sa kanya sapagkat alam natin sa ating sarili wala tayong magagawa. Huwag natin kalimutan, mga kapatid, ng Diyos na pinaglingkuran natin. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain to tall. God cannot move it. Yan po ang Diyos na pinaglingkuran natin, mga kapatid. Sa Kanya, walang mahirap, mga kapatid. Nakita niya, amen, ang ating puso. Nakita niyang lahat sa atin. Kaya ang pinakamagandang gawin ay ilapit natin lagi ang ating mga sarili sa Kanyang presensya. Sa oras nito, mga kapatid, amen, hallelujah, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng ating prayer,
Kahapon pa ay patuloy na tayo nag-pray. Pero huwag tayong tumigil sa pag-pray, mga kapatid. Amen. Ilapit natin ang ating mga sarili sa Panginoon sa oras nito sa mamagitan ng ating mga prayer. Ipag-pray natin ang lahat ng ating gawain, mga kapatid, at yung mga listeners na kung saan patuloy silang gamitin ng Panginoon na maging pagpapala sa ating kalagitnaan sa araw ito. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Kailangan nating magpatuloy, kailangan nating ibigay sa Panginoon. Praise God. May mga panahon na tayo po ay nangihina, mga kapatid. May mga panahon na tayo po ay parang nais na natin sumuko. Pero sa oras nito, atin pong ilapit ang ating mga sarili sa Panginoon. Hallelujah. Bigyan natin ng chance ang ating mga sarili, mga kapatid, para kausapin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananalangin.